O dakilang San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria, tumayong bilang ama ng Panginoong Hesukristo, patron na tagapangalaga ng buong simbahang Katolika, o dakilang San Jose. San Jose, tagapangalaga, patron ng simbahan. At sana ho tayo mga deboto kay San Jose ay magkaroon talaga ng mas malalim na pamimintuho sa kanya, lalo't higit ngayong taong ito na idiniklara ng Santo Papa bilang Year of Saint Joseph. Makita natin sa isang mas malalim na pamamaraan na si San Jose ay talagang tagapangalaga ng buong simbahan. At ayon kay Pope Francis sa kanyang isinulat na Patris Corde, With the Father's Heart, sinasabi doon ni Pope Francis na isa sa katangian ni San Jose ay isa siyang ama na marunong tumanggap, an accepting father. At totoo naman, alam naman nating lahat na hindi si San Jose ang tunay na ama ng Panginoong Hesukristo, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay ipinaglihi ng Mahal na Birheng Maria sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi talaga si San Jose ang tunay na ama. Subalit tinanggap ni San Jose ang tungkuling maging ama. Siya ang tumayong ama ng Panginoong Hesukristo. Ginawa niya yun nang pinangalanan niya ang ating Panginoon bilang Jesus. Sa pagpapangalan niya kay Jesus bilang Jesus, nag-establish si San Jose ng relasyon sa Panginoong Hesukristo, bagamat hindi siya ang tunay na ama. Ginampanan niya ang responsibilidad na maging isang ama. Kaakibat din ang pagtanggap ng responsibilidad na yon ay yung responsibilidad na pangalagaan si Jesus, lalo't higit nung nanganganib ang buhay ni Jesus nung siya'y bata pa. Hindi ba't nais siyang ipapatay? Subalit itinakas siya ni San Jose sa Ehipto para maligtas ang bata. Hindi lamang ang bata, maging ang mahal na Birheng Maria, iniligtas din ni San Jose. Kaya talagang simulat sa pulpa, ang gawain na talaga ni San Jose, ipagtanggol ang banal na pamilya, ipagtanggol ang Panginoong Hesukristo, at hanggang ngayon, si San Jose pa rin ay tagapag-ingat, patron ng buong simbahan. Ng dalawang simpleng mensahe na maaari nating mapulot sa Kanya. Magkaroon ng isang pusong tumatanggap sa kalooban ng Diyos, an accepting Father, na bagamat hindi nauunawaan, subalit tinatanggap at pinagsisikapang isabuhay. Ikalawa, tahimik na maglingkod. Tahimik na maglingkod sa Diyos at sa kapwa, at buksan ang mga mata sa mga taong tahimik ding naglilingkod para sa ikabubuti ng iba.
Thank you.